بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon tayong tatalakayin na mas'ala na itinanong sa atin, usapin, at ito ay may kaugnayan sa akida, paniniwala o doktrina. Ang katanungan ay sabi ng ating nagtanong, Ustad, Sheikh, ang patay ay nakakarinig po ba? Ibig sabihin yung bangkay o kayong namatay, nakakarinig ba sila? Habang halimbawa ang mayit na matay ay nasa tahanan o di kaya sa libingan, no, nakakarinig ba sila, no, naririnig ba nila yung sinasabi, no, sa kanila ng mga mahal niya sa buhay. So ito ay usapin, mas'ala na may kaugnayan sa akida at napakahalagang mas'ala, at ito rin ay tinalakay ng ating mga ulama. So ano nga ba ang kasagutan sa itinanong sa atin? Ang mayit namatay ba? No, kapag siya ay namatay, nakakarinig pa siya? So ito ang lilinawin, sasagutin natin. Ang buod na kasagutan, mga kapatid, ay kapag namatay ang isang tao, nagkahiwalay ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa, ay hindi na po nakakarinig, no? Hindi na po nakakarinig ang isang bangkay o isang namatay. Kaya nga siya ay tinawag na mayit, namatay, dahil nawala na sa kanya ang kanyang kaluluwa. So hindi, wala nang paraan, no, tapos na. Idha matal insan in qata'a 'amaluhu, kapag namatay ang isang tao ay naputol na ang lahat ng kanyang mga gawain, no. So hindi na nakakarinig ang isang namatay, ang hindi na nakakarinig ang isang namatay. So isa sa kamalian, no, maling pananaw o maling paniniwala ng karamihan o ng ilan, na minsan yung namatay, bangkay o namatay sa bahay, ay kinakausap pa nila. O di kaya sinasabi nilang huwag kayong magsalita ng ano pa mga salita dahil nakakarinig ang namatay. So ito ay masasabi nating maling pananaw, no, maling paniniwala, no. O di kaya sinasabi ng ilan na kapag may lumalapit sa kanya na kinamumuhian niya ay tumitigas daw ang kanyang katawan, subhanallah. So ito rin ay kabilang sa mga maling doktrina, maling pananaw na walang batayan mula sa Quran at Sunnah. Kasi ang bagay na ito, no, yung paglisan, pagkamatay ng isang tao, ay kabilang ito sa lingid ng kaalaman, ilmul ghaib, lingid ng kaalaman, no. Nag-transfer na siya sa tinatawag na hayatul barzakh, lumipat na siya sa tinatawag na hayatul barzakh. Kasi ang buhay, yugto natin dito sa buhay, may tatlong yugto buhay dito sa mundo, yung tinatawag na hayatul barzakh, no, pagitan ng mundo at ng kabilang buhay, at pangatlo ang yawmul akhir, ang buhay sa kabilang buhay. So ang hayatul barzakh ay lingid ng kaalaman. Kung ano lamang yung ipinarating sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa hayatul barzakh, ay yun lamang ang paniniwalaan natin. Kasi nga ang kaalaman dito ay kabilang sa lingid na kaalaman. Hindi natin alam maliban na lamang sa ipinalam sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So mali ang ginagawa ng ilan, no, na minsan kinakausap pa niya na humihingi ng kapatawaran. Ito'y wala ng kapakinabangan. Bakit ginagawa ito? Bakit ginagawa ito na hinihintay pa natin yung punto o kalagayan na humantong na ang isang tao ay maging bangkay na saka tayo hihingi ng kapatawaran sa kanya? Habang nabubuhay ang ating mamahal sa buhay, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, mga anak, ay humingi na tayo ng kapatawaran bago pa dumating ang punto na wala nang kapanginabang, hindi na nila maririnig ang ating mga sinasabi, ang ating mga kahilingan. So ang mga namatay, kapag namatay ang isang tao, ay hindi na po nakakarinig,
hindi na po nakakarinig. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tusmi'ul mauta. Itong katibayan. Tunay na hindi mo magagawang makarinig ang mga patay. Wa ma anta bimusmi' man fil qubur. Sa suratul Fatir, verse 22, hindi mo magagawa na makarinig ang mga namatay sa kanilang libingan. So ito yung mga kabilang lamang to sa mga dalil na binanggit ng ating mga ulama na nagpapatunay na ang mga namatay hindi nakakarinig. Maliban na lamang, mga kaibigan, sa nabanggit na kalagayan na marahil nakakarinig ang mga namatay dahil ibinabalik sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, marahil ang kanyang kaluluwa o di kaya sa ano pa mang dahilan. Halimbawa, nabanggit na kapag nailibing ang isang tao, inilibing ng mga tao ang bangkay ng kanilang kapatid, ay kapag sila ay lilisan, ay maririnig ng isang mayit. Kapag nailibing na, no, ay pag natabunan na ng lupa, kapag paalis na ang kanyang mga mahal sa buhay, maririnig ng namatay yung yapak ng kanilang paa, ng kanilang paglakad, footstep, no, pagyapak, habang sila ay umaalis. Kasi nga ito yung nabanggit sa hadith na kapag namatay ang isang tao, huhugutin ng kanyang kaluluwa. Kung kafir, mu'min. Tapos kung mu'min, itataas sa kanya sa pinakalangit. Pagkaraan, ibabalik na ang kaluluwa sa katawan kapag nailibing na siya para sa pagsusulit. Okay? So ito yung dalil na maririnig na ng isang bangkay yung yapak kapag lumilisan na yung mga tao at mag-umpisa na yung tinatawag na fitna, yung katanungan, pagsusulit ng dalawang anghel, no? Sino ang yung Panginoon, mannabiyok? So ito yung mga katanungan. So dito na nabanggit na babalik sa kanyang kaluluwa para sa pagsusulit, at marahil may babalik, naririnig niya yung mga yapak ng kanyang mga taong naglibing sa kanya. Ito yung mga kalagayan na nabanggit. Meron ding nabanggit na hadith, na maraming hadith, yung mga ibang ulama sinabing ito ay hindi authenticated na hadith, daif na hadith. Meron naman nagsasabi na authenticated na hadith. Ibig sabihin, kapag may bumisita sa libingan ng isang namatay, ay nagsalam, no, pinagduan niya at nagsalam sa kanya na assalamu alaikum ahla diyar, ay ibabalik ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaluluwa sa namatay at ibabalik niya yung salam. Ibig sabihin, ito yung mga nabanggit lamang nakalagay na marahil marinig ng isang namatay ang sinasabi o di kaya ang salam ng isang nagsasalam sa kanya. So bukod pa rito, Allahu alam, ay hindi nakakarinig ang mga namatay. Taliwas sa lungat sa ginagawa ng mga lihis na sekta na dahil sa paniniwala nila na sinasabi nila ang mga namatay nakakarinig kahit malayo ka. Subhanallah. No? Gumagawa sila ng shirk na kung saan dahil sa pagmamalabis sa paniniwala na ang mga namatay nakakarinig, gumagawa sila ng mga shirk at mga bid'ang gawain na kung saan pumupunta sila sa mga puntod, nagtatawassul sila, nagsyasyafa'a sila na kung saan kinakausap nila ang mga namatay, na ishfa'li, mamagitan ka kay Allah, o di kaya humingi sila ng mga panalangin, hilingin mo na gumaling ang aking anak. Ito po ay mga bid'a at ito po ay shirk pagtatambal. No? Wala sa katuruan, at bakos ito ay bid'a, ito ay shirk pagtatambal na ginagawa ng mga ahlul bid'a, mga gulato sufiya, at mga ginagawa ng mga ilang asyaira, no, na pinaniniwala nila ang mga namatay nakakarinig, no, nakakarinig, subhanallah, no. So ito ay walang katotohanan ng mga paniniwala. So ito ang paglilinaw, kasagutan hinggil sa masala na ito na ating linaw, ating sinagot. So naway napulutan natin ng aral. Kung mayroon lang kayong katanungan hinggil sa topic na ito, ay pwede niyong itanong sa atin, i-PM niyo sa akin. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway naging malinaw ang kasagutan sa masala na ito. Wa akhiru dawana anil hamdulillah, hanggang sa muli, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.